Hi Taurus, ito po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Ano po yung blessings na paparating kay Taurus? A blessing for a mother. Number 12. So meron dito kung gusto nyo, kung minamanifest nyo na magkaroon kayo ng baby, mukhang magiging mother na kayo. Yung iba naman po sa inyo, kung may tampuhan kayo ng nanay mo, magiging maayos yan. Basta about mother, itong mangyayari sa life mo ngayong araw. So, magiging maayos to ko. Yun nga, kung may tampuhan kayo ng nanay mo, ng in-laws mo, magkakaroon kayo ng pag-aayos dito. Yan. Or kayo, magiging nanay na kayo. Baka yung iba po sa inyo, malapit na kayo manganak or malalaman nyo na buntis kayo today. Tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo pagdating po. Sa career, meron tayo ditong dasan, di ba? Ang saya. Magaan yung energy mo. Taurus, pagdating dito sa trabaho, parang ganadong-ganado kang magtrabaho. Magaan din kasi yung aura dyan sa trabaho nyo or yung ambience. Wala ka masyadong po problemahin today. Ayan, parang ano lang, basta sobrang saya mo, ngiti ka nga ng ngiti ngayon eh. Yan yung naano ko sa'yo, ewan ko sino yung ngiti ng ngiti na yan. Basta ang saya, meron ka sigurong naaalala na nakakapag, ano, alam mo yun, yung parang kang baliw kasi nangingiti ka. Oo. Ayan, basta masaya lang kayo ngayong araw. Tignan natin, claim nyo nga yan na masaya kayo. Syempre, dapat happy tayo. Ako, we only lived once. And also, life is short. Kaya naman, wag masyado tayo mag-focus sa mga negativities. Wag tayo mag-focus sa, you know, sa sadness. Sige, iiyak mo lang kung naiiyak ka. Pero wag habang buhay umiiyak, Taurus. Pwede yan, umiiyak kayo sa saya. Diba? Tignan natin pagdating naman sa iyong kaperahan. Mayroon tayo ditong Page of Rods. So, meron kayong gustong bilhin dito today. Yung iba sa inyo, ewan ko ba bakit jeans yung narinig ko? Ayan, yung iba naman po sa inyo, ito, lagi may nagpapaload sa inyo, Taurus. Hindi ko alam kung meron kayong, ano ba yun? Meron kayong loading station, ayan. Pero parang lagi may nagpapaload sa inyo dito, ayan. Yung iba naman po sa inyo, may pupuntahan kayong kaibigan today or meron kayong imimit. Ayan, so medyo gastos to. Pero pwede namang itreat ka niya. Tignan natin. So, okay naman po yung finances mo. Talagang, ano ba, nakaka-survive ka naman talaga. Iba nga sa inyo, nakakapagtabi pa kayo ng ipon. Yan, nakapag-ipon pa kayo. Tignan natin sa love life mo. Taurus, kung kamusta ngayong araw. Tignan po natin yung love life ni Taurus Spirit Guide. Meron tayo ditong The Chaser. Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. So, yung iba sa inyo, sobra kayong proud sa mother nyo. Kasi, kahit na hindi sila, alam mo yon, kahit na may nagawa siguro yung father mo, talagang hindi niya binitawan yung family nyo. So, nagpapasalamat ka sa kanya kasi, alam mo yung ikaw to ngayon. Kung ano ka ngayon, dahil yun sa nanay mo. You know, dahil hindi siya sumuko dito sa family nyo. So, ewan ko, sobrang nagte-thank you ka. Maring birthday ng mother mo ngayon. The Chaser. Yung iba naman po sa inyo, ayan, mukhang the Chaser kasi, may hinahabol kayo dito. So, ayan, tignan natin, ano ba yung nafe-feel sa'yo nung hinahabol mo, Taurus? Ano po yung nafe-feel ng hinahabol ni Taurus sa kanya, Spirit Guide? Ah, nagmo-move on na to, tignan mo. Di ba hinahabol mo siya? Siya naman lumalayo. Ibig sabihin, tumatakbo yung taong to. Nagmo-move forward na po yan. Nagmo-move on na yung taong yan. Kung sino man tong hinahabol nyo. So, parang hindi siya worth it na habulin. Actually, medyo lumalaki yung ulo ng taong to at confident siya na hahabulin mo siya. You know? Minsan kailangan mong gumamit ng reverse psychology dito sa person mo kasi parang alam niya na mahal mo siya at hindi mo siya kayang iwan or kahit na anong gawin niya, hahabulin mo siya. Ganun. Alam niyo, parang iniisip nito, martir ka or desperada ka. Kaya baguhin mo yung tingin niya sa'yo. Huwag mong habulin yung taong yan kung sino man tong tumatakbo palayo sa'yo. Stop chasing that person. Bagkos i-attract mo siya. Kung gusto mo pa siyang bumalik sa life mo, kung sa tingin mo ay magdudulot pa siya sa iyo ng kasiyahan. Pero kung puro lungkot na lang po yung, alam mo yon yung dinadanas mo sa taong to, nako, mag-isip-isip ka na, Taurus. Okay, so yan lang po yung mensahe sa iyo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.
Hi Virgo, eto naman po yung reading para sa iyo ngayong araw. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo dito sa aking channel. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Tignan po natin ano yung mensahe para sa iyo Virgo. Ano po yung mensahe natin for Virgo Spirit Guide? Ano yung blessings na paparating sa iyo ngayong araw? Virgo. A blessing for the right words. Okay, meron kayong mga ano dito na mamalungkot kayo. Number 26. Ayan. Meron kayong mga bagay dito na pinalagpas nyo na lang. Damdamin. Meron kayong mga gustong sabihin na hindi nyo nasabi. So parang nagre-regret kayo ngayon, Virgo. Tignan natin pagdating sa iyong career. So iba sa inyo, kung meron kayong mga gagawin pagdating sa trabaho, meron kayong meetings, meron kayong conference, meron kayong kausap, meron kayong ka-deal, gamit po kayo ng mga words na may intindihan nyo parehas nung kausap mo, and also yung magagandang words, hindi naman sobrang i-romanticize mo yung mga sinasabi mo, kung hindi syempre kailangan yan, diba, kapag meron kang deal na you know, gusto mong ma-close, kailangan magandang mga words yung sabihin mo dito. Hindi naman yung paasa. You know, hindi naman yung extent na ganun na sobrang paasa na yung mga sinasabi mo. Kung hindi katotohanan lang, pero gandahan mo yung mga, ano ba, yung mga gagamitin mong words. Yung vocabulary mo. Ganun, vocabulary. Ayan, the Empress. And meron tayo dito yung Knight of Rod. So, iba sa inyo, magta-travel pa kayo. Meron nga kayong inaayos dito pagdating sa inyong trabaho. Sobrang nagpo-focus po kayo dito. Ayan. So, tignan natin. Ayan, magta-travel kayo. Or maybe merong pupunta dyan sa office nyo at kakausapin po kayo. Ayan, tignan natin. Mukhang kayo pa yung pupuntahan dito. Ewan ko ba, siguro parang VIP yung dating nyo dito, Virgo. Ayan, mukhang siguro may bibisita sa office nyo, ganyan. Or today, may magche-check sa site, ganyan. Tignan natin. Basta nakita ko dito is hands-on kayo sa ginagawa nyo ngayon. Pagdating po sa kaperahan ni Virgo, kamusta po? Meron tayo ditong Queen of Pentacles, 'di ba? Ang ganda ng finances mo. Very stable. Nabibili mo yung mga gusto mo or mabibili mo yung mga gusto mo ngayong araw. Makakain mo yung cravings mo if ever may cravings ka, Virgo. Ayan. And nagiging practical ka dito. Actually, ang ginagawa mo or ang mas pina-prioritize mo ngayon, Virgo, is yung quality ng mga binibili mo kesa doon sa quantity, kesa sa dami. Mas prioritize mo yung, ano ba, kung matibay ba yung isang bagay na to, ganyan. Ganyan ka mamili ngayon. Hindi ka tumitingin sa dami, kung hindi sa quality. Okay, so yan, maganda po ang kaperahan mo. So ingatan mo lang to, syempre kahit nasabihin natin na maganda yung kaperahan mo, hindi pwede nag-gastos ka lang ng gastos today. So i-budget mo pa rin yan, i-manage mo pa rin. Tignan natin pagdating sa love life ni Virgo, Spirit Guide. Pagdating po, heartbroken si Virgo ngayon. Deeply hurt, sad, separation, break up, feeling lost, grieving, and mourning. Ayan, nagdadalamhati ang puso, dumudugo ang puso ni Virgo. Brokenhearted yung iba sa inyo. Pwede ngayon, feeling lost. Di nyo alam kung saan ba kayo pupunta. Hindi nyo alam kung may hinihintay pa ba kayo. Tignan natin, ano yung nafe-feel sa'yo ng person mo, Virgo? Ano yung nafe-feel ng person mo towards you, Virgo? The Fool. Okay, mukhang ano ha. Naiisip ka pa rin naman niya, pero kasi ang sinasabi dito ng person mo, hindi siya pwedeng ma-stuck dito sa nararamdaman niya sa'yo. Hindi siya pwedeng ma-stuck dito sa relationship nyo. Kailangan niyang bumangon, kailangan niyang magsimula ulit. So, maaaring na, pwedeng naka-move on na tong person mo, o kaya naman, basta nag-separate ways na yung iba sa inyo, makang wala na kayong communication. Gusto niyang makipag-communicate, pero parang wag na lang. Ganun. Gusto niya makapag-communicate pero wag na lang kasi baka bumalik pa yung nararamdaman niya sa'yo. Baka hindi niya nakayanin this time. So yan, parang parehas naman kayong heartbroken dito. Kaya lang kasi yung person mo lumalaban. Siguro, makaiba lang kayo ng way ng pag-cope up dito sa breakup nyo.
Ayan, a blessing for the right words. Maring ikaw may gusto ka pang sabihin sa kanya at ganun din siya sa'yo. Maring meron siyang gustong linawin or maybe ikaw yon, Virgo. Pero baka hindi na mabigyan ng chance ni universe or maybe hindi ka nabigyan ng chance nitong taong ito na masabi yung mga gusto mong sabihin. Kasi baka kinakat ka na niya talaga. Baka nga po blinak ka nitong person mo, Virgo. Okay, so yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Maraming maraming salamat po. And see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Capricorn, eto naman po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Tignan na natin kung ano yung blessings na paparating sa iyo ngayong araw. Ano po yung blessings na paparating kay Capricorn Spirit Guide ngayong araw? Ayan, tignan po natin. Capricorn, a blessing from your ancestors. So, pwedeng may ma-meet ka na ancestors mo. Iba sa inyo, mukhang merong nagbibigay sa inyo ng payo through your dreams. Mukhang nakikita mo yung ano mo, sa panaginip, yung ancestors mo. Tumataas yung balahibo ko. Pwede rin na, ewan ko kung lola mo to or lolo mo, baka meron ka pong namayapa na lolo or lola. Ayan, number 16, tama ba? Number 16, ayan. Binabantayan ka nila. So, sila yung guide mo. Maring iba sa inyo kung meron kayong psychic ability, psychic gifts, or pwedeng nanggagamot kayo, nakuha nyo yun sa kanila. So, sila yung nagbigay sa'yo. Baby ka pa lang, binabantayan ka na nila. So, tignan natin. Pagdating, ayan o, mukhang, ewan ko, kung sa panaginip, meron siyang binibigay sa'yo. Tumatas talaga yung balahibo ko. Ay, nakakaloka. So, ayan, tignan na lang natin. So, iba kasi sa inyo, mukhang, Capricorn, hindi nyo pa siguro alam na meron kayong psychic gifts. Madi-discover nyo pa lang yan kasi Neptune retrograde po ngayon. So, yung diba, yung wala kayong kaalam-alam, akala nyo lang nanonood lang kayo ng mga tarot readings, ganyan. Pero di nyo alam, isa pala kayo sa, ayan, kabilang sa psychic world. Tignan natin, pagdating sa iyong career, meron tayo ditong the moon. So, may fear ka dito pagdating sa trabaho mo. Iba sa inyo, pinag-uusapan kayo ng mga ka-office mates mo, ng mga co-workers mo. Ayan. So, diba, merong revelations dito. Ayan. Mukhang meron kang malalaman sa pinag-uusapan nila about sa'yo. Or kung ano ba itong pinag-uusapan nila about sa'yo. Ayan. So, medyo magiging emotional ka today. Huwag kang magalala, sabi ko nga binabantayan ka dito ng ancestors mo, ng spirit guide mo. Tignan natin yung kaperahan mo. Yan, tignan natin. Yung iba sa inyo, yung sobrang emotional na kayo pero kailangan yung tapusin yung trabaho nyo. Kailangan yung magpaka-professional. Yan, yan yung mararanasan nyo today. Knight of Cups, pagdating po sa iyong kaperahan. So, very controlled yung iyong pera dito. Ayan, baka po yung iba sa inyo, meron kayong gustong ligawan. So, medyo mapapagasas kayo dito. Maari din na mayroon kayong gustong, pwedeng, ayun, tama, nililigawan, yayaing mag-date, ganyan. So, Knight of Cups. Mukhang merong offer dito sa inyo. Or pwedeng kayo yung mag-offer. Di ko alam kung ano yung, ano ba, merong kayong extra income eh, or extra job. So, yan, baka i-offer nyo po siya sa market today. Ayan, basta ewan ko ba. Tipong parang very emotional ka today. Siguro po yung iba sa inyo kasi baka may PMS kayo. Tignan natin pagdating sa love life mo. Okay naman po yung kaperahan mo. Kaya lang kasi kailangan mo siyang isecure. Kailangan is mas patibayin mo pa yung iyong kaperahan. Yung iba sa inyo meron kayong ipon pero mukhang less than 5,000 po yung ipon nyo. So, gusto nyo pa, siguro meron pa. Siyempre, gusto nyo pa, mas lumago yan, diba? So, kontrolin nyo yung inyong gastos. Tignan po natin pagdating sa love life. Meron tayo ditong engagement ring and coffin. So, may new beginnings na paparating sa'yo dito. Iba sa inyo, ma-engage na kayo. Or maybe engage na talaga kayo at papunta na kayo sa kasalan nitong person mo. Yan, yung iba sa inyo, ito siguro yung pinoproblema nyo. Yung gastos nyo sa pagpapakasal. Kahit simple lang, basta nandun yung sincerity. And syempre, dapat mahal nyo yung isa't isa. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Ayan, meron dito magpapakasal na. Boto naman po yung both sides sa inyo.
Ayan, tignan natin. Endings bring new beginnings, grow, change, liberation, transition. Yung iba sa inyo parang, ano ba? 1 month? Yung iba sa inyo, 1 month pa lang eh. Kakagaling nyo sa breakup. Tapos nakilala nyo yung taong to. Na-feel nyo kaagad na siya na si the one, ganun. Ang bilis, mabilis po yung transition. Mabilis lang yung mga pangyayari dito pagdating sa relationship mo. Tignan natin ano yung nafe-feel sa'yo ng person mo. The world. Yung iba sa inyo, ano pa? Pwedeng katrabaho nyo, Capricorn. Pwede rin po na nasa ibang bansa yung taong to. So, pwedeng, ano ba, dahil nga broken-hearted kayo noon, naghanap kayo ng makakausap. Yan, tapos ito, nagka-developan kayo ng taong to. So, pwede nasa dating apps mo po yan, nakilala. Okay, so yan lang po yung mensahe sa'yo, Capricorn. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day.